Ano ang tawag sa mga taong naniniwala kay Claire Eden Contreras o Maharlika sa kanyang mga kasinungalingan? Lalo na, ano ang tawag sa mga abogado na napapaniwala po niya? Kayo na po ang bahalang humusga o tumawag sa kanila. Pero alam niyo, ang maniwala po dito sa kasinungalingan ni Maharlika ay isang malaking katangahan. Alam mo na ang kasinungalingan ang ipinapakalat, naniniwala ka pa? Tapos ipakakalat mo pa sa iyong mga kapwa, naniniwala na yan ang katotohanan? Anak ng teteng naman na yan. Hindi ko talaga maiisip kung anong uri ng merong pag-iisip ang mga tao na ito. Pero isa lang yung commonality sa mga tao na ito, yung pagkakapare-parehas nila. Sila po ay mga ampalaya. Sila po ay mga bitter. Sila po ay matindi ang galit sa ating mahal na Pangulo dahil yung mga kagustuhan po nila, hindi po nila nakamit sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. E bakit naman hindi nila nakamit? E palibasa kasi para sa kanilang mga interes lamang. Ang bagong Pilipinas ay para sa lahat ng mga Pilipino, hindi para sa mga personal na interes. Una, bawal ang waldas, bawal ang magnanakaw, bawal ang nang-aapi, bawal ang mga negatibong tao sa bagong Pilipinas. Tama na ang mga paninira, pero ito pong mga ginagawa ng mga tao na ito, patuloy pong naninira sa pangunguna ngayon nitong si Claire Eden Contreras. Alam niyo, malapit na daw po silang matapos. Ayon nga rito kay Maharlika, malapit na sila sa finish line. Ang tanong, anong uri ng finish line, yung endgame na yan, na pupuntahan ninyo? Eh baka sa party mo, Maharlika, ikaw ay mauwi sa pagbabayad ng 4 na milyong dolyares. Sapagkat ipapaalala ko lamang muli sa inyo, baka nakakalimutan ninyo. Ito pong si Claire Eden Contreras, kumakaharap po ito sa samot-saring kaso. Partikular dyan po sa Estados Unidos, 2 tao po, na kapwa natin Pilipino, ang naghain po ng civil suit laban sa kanya at para po sa danyos na 2 milyong dolyar kada isa. Ito po ay si Abel Bacudyo at saka si Piwi Quiñones. By the way, salamat sa jacket ni Abel Bacudyo. Ha? Bayaran si Top 1. I-clip nyo yan para meron kayong katibayan, kuno. Ha? Ang jacket na ito ay binigay sa akin nang hindi ko nalalaman. Pero mamahalin pala tong jacket na to, ha. Worth 3,000 pesos. Salamat kay Abel Bacudyo, ha. Ipinarating lang sa atin ito ng kapwa po natin content creator na nagpapasalamat dahil nga po kahit paano nakikipaglaban tayo sa katotohanan. Kaya salamat din po sa inyo kung sino man kayo na nagpaabot po sa akin ito. Maraming salamat. Pero hindi ko po kilala personally si Abel Bacudyo. Ngayon, babalik ako sa bayaran. Mamatay na ang mga bayarang vlogger. Pasensya na kung sino ang tatamaan sa mga sinasabi ko. Para kasi sa akin, kapag ka ikaw ay tumatanggap ng anumang bayad mula sa politika o politiko, wala ka dapat iharap na mukha sa akin. Ha? Ako'y binabayaran ng Facebook at ng YouTube sa pamamagitan ng panonood po ninyo. Tinanggal ko na nga ang stars ko dito. Tinanggal ko na rin ang membership saka ang super chats. Nang sa ganon, focus na lamang ako sa in-stream ads para talagang nakabase ang makukuha kong bayad mula lamang sa Facebook at hindi kung kanino man. Mas mamarapating ko pang mangutang sa mga kakilala ko kaysa magpabayad sa sinumang politiko para lamang isulong ang interest nila. Hindi ko sinasabing bayaran itong si Claire Eden Contreras kasi ako naman naniniwala ako na talagang pangunahing pinagkakakitaan niya ngayon ang in-stream ads o YouTube at Facebook. Malaki po ang kinikita nitong si Claire Eden Contreras kaya I could say na hindi siya bayaran. Pero definitely, ginagamit niya po ang mga kasinungalingan para po pagkakitaan sa kanyang Facebook at YouTube channel. At huwag po tayong magpapauto dito po sa tao na ito. Ang taong napakasinungaling, kailanman hindi po yan magsasabi ng katotohanan. At ang mga kasinungalingan na ito, nitong si Maharlika, tulad po nito,
ay dinebunk na po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Yung kasinungalingan na pinakalat nila sa pamamagitan po ng mga dokumento kasi wala po silang mailabas na ebidensya na magpapakita na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng tinatawag po nilang pulburon o cocaine. Ha? Nagpakalat po sila ng mga dokumento na napakadali lamang alamin, na napakapeke. Katulad po nitong nakikita nyo sa screen, pre-operation report, walang control number at hindi po binanggit ang mga pangalan. Ngayon, meron akong nabasang isang artikulo sa internet at sometime it was in 2011 when Maricel Soriano got involved in a controversy sa kanyang mga kasambahay. At sinasabi ng mga kasambahay na ito na ito daw po si Maricel Soriano ay gumagamit daw po ng illegal na droga sa kanyang unit doon po sa Rockwell. Na kung pagbabasihan po natin ngayon, ay parang ito po yung pinaghuhugutan ng kasinungalingan ng mga tao na ito na nagpapakalat po ng mga peking dokumento na ito. It was in 2011, ha? Pero dito, 2012 nila ginamit yung petsa. Pumutok ang balita na yon 2011. Pero it has nothing to do with these documents. Ang sa akin lamang, kaya ko naisip yon, doon po sila humugot para po kahit paano palabasin nila na mayroong katotohanan bahagya yung kanilang mga kasinungalingan. Pero wala po iyong katotohanan. Kung meron mang naging problema sa paggamit ng illegal na droga si Maricel Soriano sa nakalipas na panahon, hindi po natin tiyak iyan. Kung may pag-amin man dyan si Maricel Soriano, wala naman pong kinalaman dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mga petsa na binabanggit dito, sa mga peking dokumento na ito from March 10, 11, and 12, si Pangulong Bongbong Marcos ay napaka-busy po na kinakaharap ang isang napakalaking issue ng mga panahong iyon. Yun po ang impeachment nito pong si dating Chief Justice at ngayon pumanaw na Renato Corona. Napaka-busy po doon ang ating mahal na Pangulo. At kaliwat kanan po ang mga news clippings na nagpapakita na siya po ay nagtatrabaho ng maayos at nag-e-extend pa nga sa oras kung kinakailangan. How come na makukuha niya pang gumamit ng illegal na droga at makipag-socialize sa mga sinasabi nilang personalidad na pinangalanan nitong si Maharlika sa kanilang peking dokumentong inilabas na walang iba kung hindi si Maricel Soriano? Ito po yun, oh. Doon po sa isang peking dokumento na inilabas po nila kamakailan, na ayon daw po dito ay isinulat ng isang investigation agent, pinangalanan po nila ang isang artista na nagngangalang Maricel Soriano. Basahin ko lamang po ang bahagi po ng dokumento na ito na peke, sa ikalawang paragraph po sa katawan ng letter na ito, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others. At tingin ko dito humugot ng kasinungalingan ang mga nasa likod ng mga peking dokumento na ito. Yung balita noon kay Maricel Soriano regarding nga daw po sa di o man yung paggamit niya ng illegal na droga. Pero lahat po ng mga ito ay pawang gawa-gawa lamang ng mga ampalayang tao na hindi natin mawari kung sino sila sa ngayon, pero may mga hinala po tayo. Ako naniniwala po ako na gawa po ito ng isang abogado. Ang letter po na ito na isinulat para po kay Director General Moro Virgilio M. Lasso ng Philippine Drug Enforcement Agency, naniniwala po ako na gawa po ito ng isang abogado. Ang hindi ko lamang alam sa aking isipan ay kung sino ang abogado na ito. Pero maraming mga abogado ang naniniwala sa mga kasinungalingan ni Maharlika. Katunayan, isa sa mga pino-point out nila ay ang naging drug test daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan napakabilis daw pong nailabas ang resulta. Kung meron mang burden para patunayan na peki ito pong naging drug test na ito ng ating Pangulo, tanungin ninyo ang St. Luke's Medical Center, Global City. Hindi po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat sila po ang nag-prepare nito. Ha? At doon po sa post nitong si Sir Benji Contreras, meron pong
comparison na merong isang public figure din ang nagpa-drug test at similar, napakabilis din po ng kanyang naging resulta dahil nga po mabilis ang prosesong ginagamit ng St. Luke's Medical Center diyan po sa Global City. At kayo ngayon ang magpatunay na ang inilabas na dokumento na ito ng St. Luke's ay peke o gawa-gawa lamang. Wala po kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatunay. Sa mga iba pang dokumento na ipinakita nitong si Maharlika, lahat po ng mga ito ay wala pong control number. In fact, ang dami pong mga hindi na ayos na mga detalye rito sapagkat magkakaiba po yung kanilang mga inilagay katulad ng 4C, ngayon ay 46C na address dyan po sa sinasabi nilang lugar sa Rockwell Building dyan po sa Makati City. At para tuldukan ang mga kasinungalingan na ito nitong si Maharlika, eh naglabas na po ng maraming o ng ilang beses na pahayag ang PIDEA. Una po dito ay ang pagpapatunay na ang mga nilabas sa dokumento nitong si Maharlika nung una ay kasinungalingan. Na talakay na po ito natin sa ibang pagkakataon at napanood na din po natin sa mga balita. Pero ulitin lamang po natin sa kaalaman po ng 40% na nagbabalansi po sa kasalukuyan. Kasi meron pong 40%, napakahalaga po nito. Ang mga pro-Marcos ay nasa 31 mahigit na porsyento. Samantala ang mga Duterte ay nasa 20% lamang. Ayon sa Okta Research, meron 40% na nagbabalanse sa kasalukuyang panahon sa politika. At yon ang target po natin na maipaunawa na ang mga ipinalalabas sa dokumento na yan ay kasinungalingan at hindi po sila mauto nitong si Maharlika. Kaya uulitin lamang po natin ang pag-debunk ng PIDEA sa mga peking dokumento na yan. Una, patungkol po sa authority to operate at saka yung pre-operation report. Ayon po sa ating Philippine Drug Enforcement Agency, they debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Two pictures of documents were posted online, an authority to operate and a pre-operation report. Ito po yun, mga tolo. Yan, authority to operate saka pre-operation report na dinebunk na nga po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Accordingly, PIDEA ran a check through its plans and operation reports management information system or FORMIS and found that no such operation was logged on said date. A critical feature of FORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operation. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. That is why yon ang kahalagahan ng control number na ipinaliwanag po sa atin ni Attorney Claire Castro na hindi maaaring mawala sa lahat ng mga drug operation na isinagawa po ng ating mga ahensya ng gobyerno, particular ang Philippine Drug Enforcement Agency. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. At in relation doon po sa letter na inilabas nitong si Maharlika na isang peke, ito naman po ang sinambit ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon po sa kanila, PIDEA certifies operational documents are fake. Basahin po natin ang nilalaman ng post po na ito. The Philippine Drug Enforcement Agency attests that the authority to operate and pre-operation report both dated March 11, 2012 and currently in circulation in social media are fake. In a certification dated April 4, 2024, PIDEA cited the basis for declaring the said documents is spurious on the following grounds. A. The authority to operate and pre-operation report have no control numbers issued by the PIDEA National Operation Center. B. Item 6 of the authority to operate in particular on noted by was intentionally covered. Hence, it cannot be verified. Kaya kina-challenge po natin itong si Maharlika at pati yung mga abogadong naniniwala sa kanya na kung talagang kayo'y nagsasabi ng katotohanan, ilabas niyo po yung pangalan ng tao. Ikatlo, items number 7, number 8 of the authority to operate on coordination made by and received by respectfully are unfilled
And napakahalaga po nun, ha, yung ikatlo na ito. Kasi kapag ka meron pong pre-operation and authority to report, ipapareceive po yan either by email or by courier. Dadalin mismo ng police o ng kanilang agent sa kanilang opisina para ipa-receive at tatatakan po yon. Pagka email naman, ang magiging basis po doon yung sent time and date. Napakahalaga po nun. At ika-apat, in the pre-operation report, the name of the targeted individual is not listed in the National Drug Information System. Ngayon, doon po sa isa pang dokumento na kumakalat ngayon, by the way, ito po ay sinertify, ah, nito pong ating Philippine Drug Enforcement Agency Director General na si Moro Bergilio M. Lasso. Sa kanyang certification, nakalagay po ang mga sumusunod. This is to certify that the authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012, which were circulated by Maharlika in her YouTube blog, do not exist in the PDEA Operational Reports and Monitoring Information System or PORMIS. Sa huli, mga tol, ito pong pinapakalat nila Maharlika na letter daw para dito kay Bergilio M. Lasso na gawa daw po ng isang investigation agent ay muli kasinungalingan. Ang masakit sa atin, particular sa mga nalinlang na bumoto dito kay Harry Roque, pinapangatwiranan pa ngayon ito nitong si Harry Roque. Nakita ko po sa post ng For the First Couple ang mga sumusunod. Basahin po muna natin ang teksto ng kanyang post bago po yung video nitong si Harry Roque. Sabi niya, sabi po dito ng For the First Couple, baka ikaw pa nga gumawa niyan. Sinabi na nga ng PDEA fake yung mga documents niyo, syempre isasagot niyo pinagtatakpan. Ipakita mo yung pirma na kunwari tinakpan kasi baka magurgur daw at yung agent na sinasabi mo para kang di abogado kaya kayo magpatotoo sa mga bintang nyo at huwag gumamit ng mga fake evidence. Bakit sasagutin ni President yung kabalbalan nyo? Si Pulong ba? Sinagot niya si Trillanes. Nagpakita ba ng likod? Dapat to madisbar na. Okay? Pakinggan po natin. For the first time, pakinggan ko po. Hindi ko pa po napanood ang video na ito. Ngayon ko lamang po papanoorin. At reaksyonan po natin ito, mga tol. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. Pinangalanan? Ano ba talaga? Kung pinangalanan niya, nasaan ang pangalan ng mataas na opisyalis ng PDEA noong mga panahong iyon? Tandaan po natin, ha, kung hindi ako nagkakamali, ang naging undersecretary at director general ng PDEA sa panahon ni Ninoy Aquino ay ito pong si Director General Santiago at saka si Director General Kakdak. Meron pang isa na halos isang taon lamang ang nilagi sa PDEA pero hindi po siya nagtagal at pinalitan nga po ni Director General Kakdak. Sila ba yung mga binabanggit ninyo na pumigil? Pangalanan nyo na kasi. Huwag na kayo mag-blind item pa. Once and for all, para hindi kayo masabihan na nagpapakalat kayo ng kasinungalingan, Maharlika, at ngayon ikaw, Attorney Harry Roque. Pangalanan nyo na yung mga tao. Huwag nyo nang gamitin yung sinasabi ninyong baka magurgur. Hindi po ganon ang kasalukuyang gobyerno. Kung meron mang nagpapapatay ng tao, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Ang umamin na nagpapapatay ng tao si Rodrigo Duterte at kapanalig nyo sila. Bakit kayo magsasalita ng mga bagay na hindi ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Palibasa, gawain ninyo. Kaya nyo iniisip na gagawin din sa inyo ng kasalukuyang gobyerno. Hindi po ganun ang kasalukuyang gobyerno. Makatarungan po ang Marcos administration. So ano po ibig sabihin ito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya na ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin,
totoo ang... Anak ka ng teteng, parang hindi abogado to nagsasalita. Alam mo, Attorney Harry Roque, ang ebidensya para mapatotohanan ang authenticity nito, dapat yung gumawa nito ang magpapatotoo, hindi ikaw, hindi si Maharlika, kung hindi yung gumawa nito. Tapos sasabihin mo ngayon, totoo na kagad yan, nang wala ka naman nalalaman na pangalan. Baka ikaw ang gumawa niya, kaya sinasabi mong totoo yan. O kaya si Glenn Chong, o kaya si Vic Rodriguez. Nak nang teting na yan. Paano tayo maniniwala sa ganitong uri ngayon ng abogado? Sinasabi nila, lagi, na ang nag-aakusa ang dapat nagpapatunay, particular kapag kapanalig nila ang involved. Nung kinasuhan ng grave threat itong si Rodrigo Duterte, yan ang litanya nila. Patunayan daw po na nag-aakusa na si Franz Castro na nakalabag sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kay Apollo Quiboloy, inaakusahan siya ng samot-saring krimen. Sabi na naman nila, patunayan ng nag-aakusa ang reklamo sa kanila. Kay Gerald Bantag, kay Arun Lupotebes, ganun din ang sinabi nila. Tapos ngayon, dito kay Pangulong Bongbong Marcos, inaakusahan nyo na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Papatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya adik. Ano yun? Kayo ang magpatunay, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga, pinatulan kayo ng PDEA eh. Pinatulan kayo ng PDEA, sabi ng PDEA, hindi totoo yan. Oh. Pero bakit ba ginagawa ng PDEA yon? Kasi trabaho po nila yon. Na hindi po itolerate ang mga ganyang uri ng pagpapakalat ng impormasyon na ginagamit po ang kanilang ahensya. Ang mga peking dokumento na pinapakalat sa harapan ng publika using their logos and agency. Kaya, bakit nyo ngayon ibibigay yung burden sa ating Pangulo? Makailang beses mong pinagtanggol si Rodrigo Duterte dati sa mga aligasyon sa kanya ni Trillanes na siya ay merong milyong-milyong piso sa mga bangko. Lagi niyong sinasabi kina Trillanes at sa opposition that time na patunayan ninyo ang inyong mga akusasyon kina Pulong, kay Rodrigo Duterte, sa asawa ni Inday Sara. Diba? Napatawag pa nga sila sa Senado. Oh. Ganyan palagi ang litanya ninyo. Tapos ngayon, nag-iiba ang ihip ng hangin. Gusto nyo ang magpapatunay yung inaakusahan nyo. Hindi kayo kailangan harapin ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Dahil lahat ng ginagawa ninyo, kawalang hiyaan. At hindi nga dapat binibigyan ng panahon. Pero ang masakit kasi na katotohanan, may mga iilang nauuto at baka mautupan ninyo ang 40% ng mga Pilipino, kaya ginagawa po naming pansinin kayo. Mga dokumento na noong 2012 ay nagkaroon talaga ng ebidensya ang PDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate. Tingnan mo yung sinasabi nitong Ferdinand Mendoza. Anong willing yung tao? Paanong magiging willing yung tao? Hindi naman siya nagpapakilala. Bago mo sabihin sa amin, Ferdinand Mendoza, na willing yung tao, magpakilala muna siya. Nak nang teting tong, ang tanga mo rin eh. Ha? Bawal sa programa ko ang tanga. Sinisipa ko ng mga tanga dito ngayon. Kung kayo'y nagpapakatanga at nagpapakauto dito kay Maharlika, huwag nyo kaming idamay sa katangahan ninyo. Ha? Nagpapauto kayo. Paano mo sasabihin na willing? Kung willing ka, magpapakilala ka. Kahit pangalan man lamang o kaya kahit alias. Wala eh. Kahit alias, wala. Tapos sasabihin ninyo, naniniwala kayo, anak ng teting na yan, lalo tong abogado na ito, ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PDEA
na gumagamit na pinagbabawal na gamot ang ating... Yan ang mahirap sa inyo eh. Porket sinabi ni Rodrigo Duterte, kapanipaniwala na. Ngayon, ibabalik ko sa inyo yung sinasabi nyo na yan. Nakapanipaniwala si Rodrigo Duterte. Sinabi niya na minanyak niya ang kanyang katulong nung siya po ay binata pa. Naniniwala po kayo doon. Sinabi niya yun sa isang balita ng Rappler. Sinabi ni Rodrigo Duterte na pinasok niya ang kasambahay nila sa kwarto nito at ininsert niya ang kanyang daliri doon sa private part ng katulong. At makatapos noon, lumabas siya, pumunta sa banyo at doon niya tinapos yung kanyang kawalang hiyaan. Hindi pa siya nakontento, muli niyang binalikan yung katulong at muli bumalik sa banyo at doon niya tinapos ang kanyang kababuyan. O naniniwala kayo doon? Sinabi ni Rodrigo Duterte na siya'y gumagamit ng marijuana. Naniniwala kayo doon? Sinabi ni Rodrigo Duterte na siya'y mamamatay tao. Ginagamit ang confidential funds para magpapatay ng tao. Naniniwala kayo doon? Oh, pagka ganun ang sitwasyon, hindi kayo maniniwala. Sasabihin ninyo, nagbibiro lamang si Rodrigo Duterte. Saka common sense, Harry Roque, isa kang abogado. Bakit ipapakita ng Philippine Drug Enforcement Agency ang records ng isang tao dito sa Manila sa isang mayor ng Davao City? Common sense. Sa kanong mga panahong iyon, mayor ba si Rodrigo Duterte? Vice mayor siya. Ang mayor noon si Sara Duterte. Ang hirap sa inyo, ginagawa ninyong tanga mga tao, kaya yung mga kapwa nyo DD sheets, nagiging tanga lalo. Ating presidente, ngayong pinatotohanan na po ng ahente na gumawa ng Anak ng teting tong abogado na to. Pinatotohanan ng ahente, nasaan yung pangalan? Sinasabi nga ng PIDEA mismo, wala silang ganyang uri ng dokumento. Sino dapat namin paniwalaan? Yung taong nagsasabi na walang pangalan? Yung mga dokumentong ipinakikita ninyo na walang control number? O ang Philippine Drug Enforcement Agency? Anyway, hindi ko natatapusin itong pagmumukha nitong si Harry Roque. Nakakasura. Nagsisisi talaga ako bakit ko po ibinoto ang tao na iyan. Pero uulit-ulitin natin, lahat po ng mga yan ay pawang mga kasinungalingan. Kung meron man tayong dapat paniwalaan, kaakibat po nito ang ebidensya at sinertipika na po iyan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, kung gusto nyo pang laliman ang pag-iimbestiga nyo rito, meron tayong freedom of information. Sa leksikin ninyo ngayon, ang mga dokumento na nandyan sa Philippine Drug Enforcement Agency para masatisfy ninyo yung inyong mga naiisip. Kung nagsisinungaling ba ang PIDEA o kayo talaga ang nagsisinungaling. Ganun lang kasimple yon. Saka muli, hinahamon natin ang mga nagpapakalat ng mga fake news na ito. Na kung talagang totoo ang sinasabi ninyo, ilabas ninyo yung control number. Pangalawa, pangalanan ninyo kung sino yung investigation agent na yan. Bago nyo sabihin na willing siya, pangalanan nyo muna. Madali magsalita ng willing. Pero kung walang pangalan, paano mo mapapatunayan na willing ka? Eh, doon pa nga lang sa paglalantad ng iyong pagkatao, hindi mo na maipakita kung sino ka. Huwag kayong mga tanga, mga DD sheets. Kung tanga kayo, huwag nyo na po kaming idamay pa.